What about the recent political surveys or surveys released na nagsasabi yung kalaban ninyo mas mataas, etc., mga rankings? I think you came in between 17 and 19 in the last survey. What do you make of this survey? Well, una-una, I've been questioning always the credibility of that survey, Pulse Asia, no? Kasi noong 2007, Pulse Asia said I would end up at number 21. No? 21 doon sa kanilang last survey just before, I think less than 2 weeks before the elections. Mm-hmm. So they missed me that time and mabigat yon sa credibility nila. They also said back in 2004 na si GMA ang panalo, when in fact, ang sabi ng NAMPREL, nanalo si FPJ. Noong 2010, sinabi nila si Mar Rojas ang panalo ng Vice President by 15% over Binay. You know? Kaya, kumaga, mahaba yung history nila ng mga misses. It's just unfortunate na the media, the mainstream media, keep on reporting yung Pulse Asia survey results na parang biblical truth, ano? Mm-hmm. Yun ang problema. At in fact, itong Pulse Asia and SWS, even, sila yung nagsasabi na 99% ang approval rating ni Duterte sa Mindanao. Kaya there's something wrong either with the integrity of their survey methodology or the sampling design ang flawed. Kaya either way, we don't really take the Pulse Asia results seriously. Meron po tayong internal survey at yun ang ginagamit natin for strategizing purposes. And the numbers of Lenny Robredo is picking up and the numbers of Bongbong Marcos is declining. At makikita natin yan, consistent yan with even the anecdotal experiences of our countrymen. There are a lot of people that agree with that perspective that we should regulate survey companies and who should be allowed to survey. Well, ganito po, no? Siguro kung papalarin tayo ng manalo, kailangan natin i-expose itong mga kamalian ng Pulse Asia ng SWS all these years. Nang sa ganon, makita rin ng media na hindi ito biblical truth kasi they always get sucked into reporting it kasi parang newsworthy siya pero nagiging propaganda vehicle, no? If you would recall yung kay GMA, ginamit yung Pulse Asia and SWS doon sa mind conditioning na kunyari panalo talaga all throughout si GMA pero yung pala inandaya and nag-admit siya doon, nag-apologize nga siya and she was caught on tape cheating, ano? At sinabi mismo ng NAMPREL, panalo sila. Nagkagulo yung leadership niyang Pulse Asia because of that. Tapos nagbago rin ng mga researchers itong SWS. Kumbaga, hindi sila infallible. Pwede silang pasukin at SWS as far as we are concerned. So kailangan nilang baguhin yung kanilang methodology or kailangan nilang i-double check yung mga tao nila at baka napapasukan sila. Madali naman po kung yung mga loko ng mga politiko, papasukin lang yan, babayaran lang kung sino ang kailangan bayaran para magpabor sa kanila yung resulta. Okay, now may dalawang issue na nare-raise tungkol dyan. One is the timeliness of the surveys and their releases as well as the transparency. Because may mga nagsasabi nga na survey ng survey pero hindi nasasabi na yung mga pa-survey na yon ay nabayaran. Kasi meron pang isang kandidato or politiko na nagpa-survey sa lalawigan niya. Nung lumabas na resulta, hindi niya gusto, biglang kinansel niya yung kanyang pa-survey. Anong masasabi niyo dyan?
Well, ganun nga po, no? Ganun yung mga nangyayari. But you mentioned to about yung timeliness. Mm-hmm. Kita nyo, nilabas nila ito yesterday or 2 days ago, pero yung field work nila was January 21. That's ilang weeks ago, almost 4 weeks ago. Mm-hmm. Ngayon, alam nyo sa campaign politics natin, yung 4 weeks, napakahaba niyan. So, hindi na real-time yung results. Hindi na yun yung prevailing situation kasi maraming intervening events. Yung mga debates na hindi sinipot, for example, ni Bongbong Marcos, tapos yung start ng campaign, yung February 8, iba ho yan eh kasi the mood changes. Alam niyo yung mga Pilipino, panapanahon ng ang kanilang approach sa politika, before the campaign period, hindi pa gaano na binibigyan ng attention yan. Pero pag pumasok na ng campaign period, saka sila nag-i-involve. Itong mga intervening events na to hindi na-factor in doon. So yung pag ni-report ng media yan na kunyari ngayon, mm-hmm. Ang presentation is parang ito yung situation ngayon. Of course not. It happened nung 4 weeks ago, which is may not be relevant anymore kasi marami na.